na magbakasyon na nga, masaya tayo. Pero ang masakit, yung pagbalik natin. So, itong video na to, na-save ko lang sa phone ko, hindi ko siya in-upload. Kasi nga, syempre, yung memories natin. So, ganito yun guys, ang mga pangyayari. Bago ako bumalik, ang makarelate nito, yun lang mga OFW na yung mga pamilya natin nasa Pilipinas, usually naman talaga nasa Pilipinas ang pamilya natin. Lalong-lalo na for me, as a single mom, andun yung anak ko na nandyan sa aking parents. Ay, sa ngayon ay dalaga na siya. So, ilang taon na hindi ko siya nakatabi. So, or how many months lang, o how many years ako nagtrabaho sa ibang bansa para magawa ko ang obligasyon ko as a nanay para sa anak ko. At I'm very thankful na nandyan yung family ko. So, ngayon guys, makikita nyo yung video na to. Makikita nyo siya kung before the day bumalik ako sa ibang bansa, makikita nyo guys ang happy, masaya siya, nagbanding kami, isa na din yung pinsan ko na nandyan palagi. Kasi guys, that time ay malakas ang ulan, parang may bagyo. So, pumunta kami ng maaga sa city. Hindi nakasama yung parents ko kasi nga, masama yung panahon. May bagyo din kasi. So, ilang buwan lang ako doon sa amin. So guys, only OFW makarelate nito. Siyempre, ang sakit, di ba? Makikita nyo guys, tingnan nyo pala ng maigi kung ano yung feelings ng nanay, feelings ng tatay, feelings ng mga anak, feelings ng isang anak, lalo na ay isang single mom. So guys, kaya hindi ko to siya in-upload agad. Kasi nga, parang hindi ko matiis. Parang memories ko lang siya. Kaso, i-upload ko siya sa aking YouTube channel para naman makita sa iba kung ano pala ang kahirap sa isang OFW na magbakasyon ng masaya, pagbalik ay malungkot. Halo lang emotion niya guys ha. Naghahalo yan. So, advice ko sa mga OFW katulad sa akin ay kailangan lakas loob tayo ng ibang bansa. At palagi magdadasal kasi may naiwan tayong pamilya, mga anak sa Pilipinas. Yun ang masasabi ko sa atin at kaysa sana mapunan nyo ng leksyon or something feelings behind. Kasi I know OFW is makarelate nitong video na to, kahit short lang to, may makukuha din tayo ng aral. Maraming salamat guys. Emotional lang kasi yung host niyo kasi nga ramdam ko din naman ang paghihirap ng isang nanay ng ibang bansa, especially like me.